Thank you. Maganda na po. Ganyan siya kalaki. Nakalagay siya sa... Kadami. Bote. Oh. Nabuhay naman. Buhay pa hanggang ngayon. Oo, oh, naman. Maganda yan. Maraming may tanim na ganyan. Taas sa tangkad. Oh. Saan mo tatanim yan? Sa balaob ng bahay. Ganda yan. Alisa kami. Bye-bye, Chi. Hello guys, aalis na po tayo. Pupunta po tayo ng Orani today. Bye bye Chichi. Pupunta po tayo ng Orani. Magpapa-notaryo po tayo ngayon, no? Ito pong notaryo na ito, gagamitin po natin dun sa lisensya natin. Yung inaayos po nating lisensya. Kasi meron po tayong lisensya sa pagbebenta ng insurance. Ano po? Ayan, kailangan nakatakip na ganyan eh. So, meron po tayong lisensyang inaayos sa non-life insurance. Alam niyo naman po yung non-life insurance. Yun po yung mga insurance ng mga kotse, car insurance, condo insurance, home insurance, business insurance, group life insurance, ano pa ba? Mga cargo insurance, kasama din po yun doon sa mga ini-insure, no? Minsan pati travel insurance, lalo na po sa panahon ngayon na maraming uncertainties. Marami may kotse ngayon, di ba? Ayan, baka may kotse po kayo at naghahanap po kayo ng insurance ng inyong mga kotse. Dito po sa Pilipinas, dito lang po sa Pilipinas, di po pwede yung mga nasa ibang bansa, dito na sa Pilipinas. Yan, shout out sa inyo mga nasa ibang bansa, mga may mga kotse-kotse yan. So dito, ano po tayo, nagbibenta po tayo ng insurance ng kotse, car insurance. Okay? Di ba nire-require yan ng mga bangko? Oo, yun. So kasama sa nire-require yan ng bangko ang car insurance. So tara, samahan niyo po ako, magpapanotaryo po tayo sa Orani sa Batangas. Eto, thank you. Malaki po ang pinagkaiba ng halaga ng mga bagay-bagay sa probinsya compared sa syudad. Ang experience ko bilang bagong salta dito sa syudad ay malaking pinagkaiba. Ilang taon po tayong tumira sa Maynila, ilang taon po tayong tumira sa lungsod ng Baguio. Pero hayaan niyo pong basahin ko itong isang article mula kay Zarina Elsa Marie 16. Yan. Nilista niya po dito yung 10 pagkukumpara sa probinsya at sa syudad ng isang probinsya ng bagong salta sa syudad. Sabi niya po dito, may oras na 100 lang ang dala kong pera. Tuloy nilakad ko simula SM North hanggang Congressional Avenue. Sa probinsya, yung 100 pesos mo, 2 araw na pamasahin na yon, may pangmakdo ka pa. Sabi niyang ganon. At sa probinsya, pag 150 ang baon mo, RK ka. Ibig sabihin, rich kid. Pag dito naman sa Maynila, poor kid ka kung 150 lang ang dala mong pera. Sa pananamit, sa probinsya po mga kaibigan, laging sa magazine mo lang hahangaan yung mga clothing brand na Forever 21, H&M, Diesel, Cotton On, Dorothy Perkins, etc. Sa probinsya, walang gana mag-shopping. Mananawa ka sa Bench, Pen Shop, Krisa, minsan pa makakasalubong mo yung kapareho mo ng damit compared dito sa Maynila. Sabi po yan ni Zarina. Mas malawak ang clothing choice mo. Negative 1% pa ang chance na makakasalubong ka ng kapareho mo ng damit. Pero nakakabutas din ang bulsa. Yung tipong
di ka pa nakakaabot sa climax ng pamimili mo, 100 na lang ang pera mo. Pangarap ko dati magsuot ng mga crop top at skirt at HW shorts. Yung tipong show a slice of skin. Pero pag ganun suot mo sa probinsya, big deal yun. Masama tingin ng mga tao sa'yo. Sabi niya dito, wala akong idea kung bakit. Ang magagandang forma sa probinsya, tamang loose shirt lang at skinny jeans lang. Tapos Vans na sneakers lang. Maporma na ang tawag sa'yo. Pagdating naman po sa pagkain, sobrang laki po ng tinaba ko simula nung dito na ako nag-aral sa Maynila. Paano ba naman? Fast food sa umaga, tanghali at gabi. Sobrang wala ng oras para makapagluto. Maraming masasarap na kainan sa Maynila. Karamihan may gimmick pang kasama. Kaya matutokso ka talagang kumain kahit busog ka pa. Maraming pakulo sa mga pagkain dito sa Maynila. Yung tipong ang sarap sa mata, kaya maiengganyo kang bumili. Di katulad sa probinsya, simple lang, mura tsaka sariwa lahat, kapipitas lang, mainit-init pa nga. Pero sa totoo lang, nung una, sabik ako sa Jayco, Krispy Kreme, Starbucks, Taco Bell, at sa lahat ng restaurants na wala sa probinsya. NBD lang yun sa mga taga-syudad. Kasi kaliwat ka ng kalye dito, meron nun. Mapapasigaw ka na lang ng PII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 I
niya. Pangalawa, pangatlong pinagkaiba o pangatlong pagkukumpara sa probinsya at sa syudad ng isang probinsyana ay ang oras o time. Sobrang bilis po ng oras sa Maynila. Kailangan 4 hours bago ang pasok mo, gising ka na. Hindi tulad sa probinsya, kahit 30 minutes ka na bumangon bago ang pasok mo, ayos lang. Hindi problema ang traffic sa probinsya. Nakakainis yung fact na nagsasayang ka ng oras sa biyahe mo dahil sa traffic. Ang dami mo na sanang nagawa sa isang oras. Kaso, nasa biyahe ka pa, na-stuck sa traffic. Di katulad sa probinsya, marami ka nang magagawa sa 5 minuto. Wala pang 3 minuto. Nakauwi ka na ng bahay galing school. Mas mabilis pa ang internet connection namin kaysa sa oras sa probinsya. Madalas nga sa sobrang bagal ng oras, mababagot ka na lang. Pagdating naman sa environment, alam naman natin kung gaano ka-polluted ang Maynila. Polluted kalsada, ilog, hangin, minsan pati pagkain polluted din. Hindi ako sanay na makakita ng bundok ng basura sa ilalim ng mga footbridge. Kasi yung syudad na pinanggalingan ko ay isa sa mga cleanest city in the Philippines. Nakakapanlumo. Ay. Transportation. Ito talagang pinakamahirap na hamon ko bilang isang probinsyanang nasa syudad na. Dito ko lang naranasan sa Maynila ang abutin ng 2 oras bago makasakay pa uwi. Sobrang hirap, lalo na kapag ka-rush hour. Unahan, siksikan, mainit kahit wala ng araw. Hindi naman ako yayamanin para mag-taxi araw-araw. So, no choice. Kailangan kong magtiyaga. Sobrang hirap ng buhay ko bilang komyutero. Minsan pa, habang nakasakay ako sa MRT, binulong ko sa sarili ko. Bakit ba ganito kahirap sa Pilipinas? Pagdating naman sa kaligtasan, bago pa man ako pumunta dito sa Maynila, marami na akong narinig na paalala sa akin tungkol sa magiging kaligtasan ko dito sa Maynila. Siyempre, batay na rin sa mga napapanood ko na balita tungkol sa mga insidente na nakawan, rape at rumble dito sa Maynila. Sa probinsya, sobrang maliit yung pagkakataon na may mangyari yung mga ganon sa'yo.
kasi halos lahat ng mga tao doon magkakakilala. Kaya, pag gumawa ka ng krimen doon, madali kang mahuli. Hindi katulad dito sa Maynila, pahirapan makakamit ng hustisya. Sa probinsya, kahit 12 midnight or 3 a.m. ka na umuwi ng bahay, ayos lang. Ligtas kang makakauwi. Hindi katulad dito, 9 p.m. pa lang, delikado ka ng pag... 9 p.m. pa lang, delikado ka pag nasa labas ka pa ng bahay. O minsan nga, kahit nasa bahay ka na, hindi ka pa rin siya kung ligtas ka. May oras nga na sumakay ako ng taxi. Nakausap ko yung driver. Dahil nung panahon na yon, may dala akong maleta. Tinanong niya ako kung naglayas daw ba ako. Sabi ko, hindi po. Galing po ako ng probinsya. Tandang-tanda ko pa yung sinabi niya, bakit ka nandito? Dito ka mag-aaral? Nako! Kung ako sa'yo, bumalik ka na lang sa probinsya. Ang sarap-sarap tumira sa probinsya. Sariwa ang pagkain. Pagising mo, nakahain na ang pagkain mo. Inain na ng nanay mo, kakainin mo na lang. Dito, makakatapat ka pa ng iba't ibang uri ng demonyo. May engkanto, may aswang, manananggal. Lahat ng klase ng demonyo nandito. Tumawa na lang ako. Alam ko na yung gusto niyang iparating na yung mga uri ng tao dito sa Maynila. Kaya kahit na sanay akong madaling magtiwala, dahil hindi naman big deal yun sa probinsya, kasi hindi ka mabibigo pag nagtiwala ka sa mga tao sa probinsya, except sa usapang pag-ibig. Mas pinili kong walang pagkatiwalaan kundi sarili ko, para na rin sa kaligtasan ko. Weather at calamities. Dahil galing ako sa probinsya na walang lindol at bihirang magkabagyo, which is Puerto Princesa, Palawan, wala akong idea kung ano ang pakiramdam ng makaranas ng 7.5 magnitude na lindol. Sa balita ako nakakasubaybay ng mga lindol sa iba't ibang lugar. Bagyo, oo. Pero sa probinsya, pag may bagyo, bihira lang kaming bahain. Nung may earthquake drill nga nakaraan, natatakot ako bigla eh. Naisip ko, paano kung lumindol nga? Paano kaya ako? Eh wala pa akong mabigat na karanasan sa lindol. Pagkukumpara naman pagdating sa attractions sa probinsya at sa Maynila. Attractions. Sa probinsya, maraming magagandang lugar na pwedeng puntahan sa murang halaga. Kung minsan nga libre pa. May mga view deck na, tanaw mo yung downtown, mga beach, hot spring, at falls. Pero dito sa Maynila, wala kang choice kung hindi mall. Kaliwat kanan ang mga mall dito sa Maynila. Sa probinsya, marami akong naiwang outdoor hobbies na hindi ko na magawa dito sa syudad kasi nga, wala nang oras. Sa probinsya, maganda magbike sa kalsada, sariwa ang hangin. Dito sa Maynila, pag nagbike ka dito, makikipaggitgitan ka sa mga kotse. Pag uwi mo pa ng bahay, ang dumi-dumi ng ilong mo. Marami ka pang nasisinghot na usok. Sa probinsya, pwedeng mag-hiking anytime, anywhere. Accessible mga bundok na pang-hiking. Dito sa Maynila, di ka makaka-hiking. Kasi the elevator at the escalator lahat dito. Sa probinsya, never akong nakatagal ng isang buong araw sa kwarto at nakatutok sa screen. Only here in the city. Malaki ang pinagkaiba ng syudad sa probinsya. Maraming advantages sa probinsya, pero mas maraming posibilidad sa syudad. Ganun pa man, pinili ko to eh. Pinili kong lumabas ng comfort zone para sa mga posibilidad na pwedeng magbago ng buhay ko. Sabi ko sa sarili ko, bago ako mag-decide na dito mag-aral, ang boring ng buhay dito sa probinsya. Gusto ko ng thrill. Yan tuloy na pala ako. Ha 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 ha. Pero ayos lang, mawawala din itong reklamo ko sa buhay. Kaya sisikapin ko mag-aral ng mabuti para hindi masayang lahat ng pagtsatsagang nagawa at gagawin ko. Para na rin hindi nasayang o masayang
ang pagod ng tatay ko. Ang inconsistent ng text na to. Minsan, makata, madalas konyo. Sorry, sabi niya. Salamat kay Zarina. Ngayon, Zarina Elsa Marie. Alam mo, ang tagal kong tumira sa syudad, sa Maynila. No, nagtrabaho ako doon. Sobrang tagal. Pero alam mo ang ending, umuwi din ako dito sa amin sa probinsya. Actually, hindi ako taga dito pala. Hindi ako taga dito sa Bataan. Taga Olongga po talaga ako. Pero yung Olongga po kasi, parang syudad na rin yun. Ito talaga, dito ko piniling manirahan sa Bataan, sa Hermosa. Dito ko piniling ilagay, itindig yung aking pamilya, yung aking maliit na bahay. Dito, sa lugar na sariwa ang hangin, no? Maraming puno, maraming halaman, mura ang bilihin, simple ang pamumuhay, basta masipag ka lang. Dito ko sa probinsya nahanap yung kapayapaan, dito ko nahanap sa probinsya yung kasimplihan ng buhay, yung maging kontento sa mayroon ka. Nung tumira kasi ako sa Maynila, eh, alam mo yung meron ka ng cellphone, diba? Pero dahil sa nakikita mo sa iyong paligid, nadadala ka sa peer pressure, no? Mapapabili ka, maiinggit ka. Minsan kahit sa mga simpleng bagay, kamukha ng power bank. Minsan di mo naman talaga kailangan ng power bank. Sa loob ng isang buwan, never mong magamit ang power bank. Pero nung nasa Maynila ako, kailangan na kailangan ng power bank. Sa sobrang haba ng biyahe, sa sobrang tagal ng travel, kailangan mo ng power bank. Doon mapapamall ka talaga. Yung mga kaibigan mo, bumibili ng milk tea, bumibili ng mga mamahaling pagkain. Dito sa probinsya, hindi ka mapapabili dahil wala ka namang bibilhan ng pagkain at wala din namang access sa mga ganung klaseng pagkain. Simple lang dito, inumin namin yung pinaglagaan ng talbos ng kamote. Anong ginawa namin? Pinalamig, nilagay sa ref, tapos tinimplahan ng pampatamis. Inumin na namin yon. Nilaga, pinaglagaan ng talbos ng kamote. Oh, di ba? Ganun kasimple dito. Kaya mas pinili ko dito na dito na rin siguro mag-aaral lang ang mga anak ko ng kolehiyo. Naniniwala kasi ako na wala naman yan sa paaralan, wala naman yan sa ganda ng paaralan. Nasa determinasyon, dedikasyon ng estudyante o ng bata, di ba? Kung siya ay matalino, kung siya ay madiskarte, di po ba? Mas maganda na tulungan natin yung bata sa kanyang mga hobby, sa kanyang passion, di ba? I-pursue yung kanyang dreams, yung kanyang pangarap. Kung pipiliin niya mag-aral sa Maynila, sasamahan natin siya mag-aral sa Maynila. Pero kung ako ang tatanungin, okay na dito ka na mag-aral sa Maynila, ay dito ka na mag-aral sa Bataan, di ba? Hindi mo na kailangan pang lumayo para maging matagumpay, 'di ba? Sa iyong buhay, 'di ba? 'Yon. Kaya dito kami sa probinsya maninirahan, 'di ba? Dito namin mahanap yung success. Yung competition, napakababa ng competition dito sa probinsya. Sa syudad, mataas ang competition, malaki ang competition. Parang head to head ang labanan doon talaga lagi, 'di ba? Ubusan ng pera. Palakihan ng sweldo, pagandahan ng gamit, pasosyalan ng inumin, pasosyalan ng tirahan, 'di ba? Ganon sa Maynila, depende sa mindset ng tao. Again, ladies and gentlemen, ito po ay personal pong obserbasyon. Ito po ay personal at hindi po ito gene-generalize lahat. Okay po? Ito po ay personal at hindi gene-generalize lahat. Maaring maging matagumpay ka kahit nasaan ka. Dahil ang tagumpay nakabase sa iyong puso, sa iyong sarili, sa iyong pananaw, 'di ba? Magiging matagumpay ka kahit na hindi ka nakapag-aral, base sa iyong determinasyon, dedikasyon at diskarte. Ang lahat ng ito ay dapat mo laging ilapit, ipanalangin sa Panginoong Diyos na may likha sa iyo, sa Panginoong Diyos na nagbibigay sa iyo ng kakayahan at kakayanan na mag-produce at gumawa ng pagkakakitaan sa araw-araw. Diba? Nawa po ay may napulot po tayo sa lesson na ito. Salamat!
Hello ladies and gentlemen, kumusta po kayong lahat mga kaibigan? Ngayon tumungo naman po tayo sa ating batian portion. Shoutouts, mentions, greetings. Dito nyo po lahat i-comment down below yung mga vloggers, mga bagong vloggers. Gusto po magpa-shoutout, gusto magpa-feature ng kanilang channel. Comment down below, pupuntahan po natin kayong lahat mga kaibigan. At ngayon, eto po, pupuntahan po natin ito ha. Yung mga suki nating nagpapa-shoutout at nagpapa-greetings po sa atin. Sabi ni Nestor A, saang lugar kayo dyan sa Bataan? Kuya Nestor, dito lang po kami matatagpuan sa Hermosa sa Bataan. Yung wife ko po, taga San Jose sa Dinalupihan, Bataan. Sa New San Jose po sila. Yung mga magulang niya. Kami naman po, dito po kami nakatira sa Mandama sa Hermosa, Bataan po. Yon at naglalako po kami ng pusit at saka lilis. Yon sa online. Sa online po kami naglalako. Okay? Thank you, Kuya Nestor. Hope to see you po. Si Ate Elizabeth Geraldizo. O Geraldizo. Hi, pa-shout out of Singapore. Ingat kayo dyan palagi. Hello sa'yo, Ate Elizabeth. Ingat po kayo dyan. Kumusta po kayo dyan, Ate Elizabeth? Ano pong work ninyo? Sana nasa mabuti po kayong kalagayan sa inyo pong panonood sa mga oras na ito. At ito naman si Moon P. Rubio, sabi niya, I click because of Makimoto. Thank you so much sa iyo at kay Makimoto, kaya po kayo napaklik sa amin. Maraming salamat po. At ngayon, pumunta na po tayo sa ating featured vlog. Hanapin po natin, ha? Yung ating vlogger na ating i-feature today. Search natin, Lutong Bahay. Lutong Bahay TV. Yan. Check po natin mga kaibigan, kumustahin na. Wow! Hello, Lutong Bahay TV. Ikaw ba to? Lutong Bahay TV. Ito, si Lutong Bahay TV. Nasa baba. Ayun! Hello, Lutong Bahay TV. Yan, nakikita po natin yung kanyang channel. Meron po siya ngayon 79 subscribers. No? Bisitahin po natin yung kanyang 79 subscribers at check natin yung kanyang mga video. Ito po, meron siyang latest video. Check natin. I love Lutong Bahay. 10 hours ago. Yan, tignan nga natin. Yan, panoorin po natin ha. Itong video po ni Lutong Bahay TV, puntahan nyo rin po dahil maganda itong mga video niya. Mukhang practical na mga lutuing bahay po ito. Ano po, at talagang lahat makaka-relate. Ayan, naghihiwa po siya ng sibuyas, mga kaibigan, nakikita po natin. Ano po, so tulungan po natin siya, click like, mag-subscribe na rin po tayo. Ayan, click the bell button. No? Ayan, nag-bell button na din tayo dyan. And mag-comment tayo, sabihin natin, favorite natin yan. Favorite natin ang ano to? Ang niluluto nyo. Yan, niluluto mo. Ano yung niluluto mo? Nilagang pata? Pata ng baboy. Ang sarap yata nun. O, diba? May pechay pa. O, diba? Yan, panoorin natin yan mga kaibigan. Okay, send comment down below. Okay? Yan, si Lutong Bahay TV. Ilang minutes ba ito? 7 minutes, okay? Yan po ha, na-feature natin yung kanyang channel, yung kanyang video. Puntahan po natin, check din natin yung iba pang channel, ay iba pang video. Ito meron din siyang ginataang puso ng saging. Ginataang puso ng saging, creamy, sarap, Lutong Bahay. Yan, si Lutong Bahay TV, 80 na po yung subscribers. Ako pala yung pang 80 subscribers mo, Lutong Bahay TV. I wish, I pray na dumami po ang iyong subscribers at dumami po yung video. Siguro I suggest maganda po kung nagsasalita po tayo sa video natin, ano? Yan, nagsasabi-sabi tayo, nagsasabi kung ano yung ginagawa natin, di ba? Ano yung niluluto natin, gano'ng karaming bawang, gano'ng karaming sibuyas. Para po, ano, malibang din, dagdag kalibangan din po yan sa mga kababayan nating nanonood. Okay, o i-likes na natin yan. Ano yun? Ginataang puso ng saging, creamy, sarap. Ayan. Okay? Tapos ito naman, si Ginisang Ampalaya. Wow! Talagang luto ng luto si, ano, si Lutong Bahay TV. Puntahan po natin yan, ha? Tayo po manood sa kanya. Yan, like na natin yan. Okay? Ang mga videos niya, nasa 7 minutes lang naman po yan. Thank you so much. So yan, supportahan po natin ang kanyang video. Makikita nyo na po yan sa YouTube. Mga karamihan dito, oh, pang praktikalan ng mga lutuin, oh.
Ayan, okay? Mga kaibigan, so supportahan po natin si Lutong Bahay TV. Puntahan ang kanyang mga video. Ito po, yan. Lutong Bahay TV. May nakalagay, good morning, beautiful souls. Taray, 80 subscribers. Ako po yung pang 80 subscribers ni Lutong Bahay TV. Okay? So that's it for now. Thank you so much everyone. Yung mga kababayan natin, mga ka-vlogger natin, ladies and gentlemen, gusto magpa-vlog, gusto magpa-mention, gusto magpa-feature ng kanilang channel, comment down below po para ipalabas natin sa ating mga kababayan ng inyong channel. Okay? So thank you so much. Enjoy the rest of the day and God bless.